Guys, magandang hapon dito sa Hong Kong at magandang hapon o umaga sa buong mundo. Hindi ko alam. Ngayon po ay mag-i-interview ako na isang kaibigan mula dito sa Hong Kong at magpo-for good na po siya na sabi ko ay paunlakan mo man lang ako para interviewin kita about sa kanyang paano siya nagsimula dito at hanggang pag-alis niya dito. At hanggang sa nagkaroon na siya ng asawa dati kasi dalaga siya noon. So, curious din ako sa kanyang buhay. Magmamaritis muna tayo, guys. Ayun. Mag-upisa muna tayo sa ano. And, gusto ko sanang itanong sa iyo, ilang taon ka na dito sa Hong Kong? Going to 14... Magpipifteen. 15 years? Oo. Oh. Anong year ka pa pala nag-ano? Nag-start? Oh, nag-start. 2007. Oh, tama, 15 years. So, medyo matagal din, ano? So, dumating ka dito, dalagang-dalaga ka, ano? Oo. Walang single pa, single. Hindi naman dalagang-dalaga, single. Okay. So, tapos isang employer lang? Oo, nag-iisa. Ang galing, no? Tapos, may alaga ka? Oo, malaki na. Magpipistin years old na rin. Okay naman sila pag about sa pagkain? Oo, walang problema. Walang problema. So, mabait talaga. Super. Kaya ano? Ano yung Chinese? Lahat Chinese sila? Okay. Chinese. Ano, pag ikay nagdi-day off, anong araw yung day off mo? Sunday. Every Sunday lang talaga? Every Sunday. Noon, wala akong curfew, pero nung dumating asawa ko dito, wala na akong curfew. Ah, oh, okay. Tsaka mabait sila. Apo, ay ganito pala. So, curious lang ako, nabanggit mo yung asawa. Di ba sabi mo dumating ka dito, single ka? Tapos, yung asawa mo ay, saan mo pala nakilala yung asawa mo? True friend. Kapatid siya ng kaibigan ko. Ah, okay. Pinakilala. Tapos, kinuhaan mo na lang siya ng amo dito? Oo. Pinaturo ko muna siya. Kasi mahirap mag-apply yung mga lalaki dito, di ba? Tapos, ayun na nga. Nung umuwi ako, nagbakasyon, sinama ko na siya dito. Oo. Para as tourist. As tourist. As tourist. Tapos, kinuha mo siya ng agency? Oo, umikot kami. Naganap talaga kami ng agency. Tapos... Ano yun? Sariling gastos ninyo? Oo. So, medyo malaki talaga, no? Medyo malaki yung gastos dito. Eh. So, malaki. Malaki. At dapat paghandaan talaga. Mm-hmm. Lalo na pag... Sa lalaki kasi, iba yung placement ng babae. Ay, hindi. Parang pareho lang din, pero malaki. May bayad dun sa Pilipinas, may bayad din dito sa Hong Kong. Nan pwedeng ano, umisod ka ng konti doon. Pag ganito tayo. Kasi parang ano. O yan. Mas medyo lumapit-lapit ka ng konti. Kasi napipili yung ulo ko doon eh. Ayan. Bali, ano. Tapos no, ngayon, uuwi ka na, si kuya yung maiiwan mo. Oo. Dito. Oo. Maiiwan siya dito muna. Tapos, hindi naman din siya tatalan. Paunahin niya lang ako. Anong feelings ng ano, yung uuwi ka na, tapos? Ano, excited na nalulungkot. Siyempre. Yung parang iiyak ka, na natutuwa. Natutuwa ka, makikita mo yung pamilya mo. Nalulungkot ka kasi yung may maiiwan, nakabiyak mo. Oo. Siyempre naman. Pero kailangan natin mag-sacrifice. Talaga. Kasi para din sa para sa pamilya. Ikaw muna yung mag-aalaga ngayon ng mga anak. Tapos. Oo. Yung mag-put up ba ng kabuhayan? Kasi hindi naman forever dito sa Hong Kong. Siyempre. Nandito lang tayo para magtrabaho tayo. Oo. Makaipon. Oo. Tapos para pag-uwi, may pag-start tayo. Oo. Ikaw muna yung magninegosyo ka na lang doon. At the same time, si Habang. Maisip mo na mapagkakakitaan doon. Kasi hindi naman natin kaagad maisip kung ano talagang negosyo. Pag ano yung patok or
ano ang kaya ng capacity mo, something like that. So, go. Basta mapagkakakitaan. Oo naman, syempre. Yung may maitanda ka. At kahit nandun ka, kumikita ka pa rin, di ba? Hindi yung talaga nakaasa ka lang sa asawa mo. Ang hirap kasi talaga ngayon ang buhay, kaya kailangan magtulungan. Oo. Ano lang ng teamwork? Ngayon malungkot ka kasi iwan mo na si kuya. For how many years na magkasama kayo dito? 5 years. 5 years din. 5 years talaga. Wala, ganun talaga ang buhay. So mag-ipon ka na lang para makaano-on na rin, di ba? Oo, may... Para makasunod agad si kuya. Ipon kunti, yun yung panimula. Tapos pag ano yung may mga kulang-kulang, at least nandito pa siya, pupuno. Maninigbagos ikaw, no? Ay, oo. Ilang taon kang nandito, eh. Oo. Ay, naku. Maninibago ka pag nandun ka na. Kasi, yung every month na nandito ka, nagtatanggap ka ng sahod. Oo. Pag nandoon ka, parang yung... Maninibago ka talaga. Ikaw yung tumatanggap doon, ngayon. Masasubukan mo na tumanggap ngayon. Oo, oo, oo. At least ma-ano mo rin, ma-experience mo mala kung paano ka, ikaw yung papadalan ngayon, at hindi saka, na ikaw palagi natapalagi. Makakapahinga ka sa stress. Adi, stress. Sobrang stress dito. Stress dito, papa. Grabe. Buti ka pa, mag-ano ka na. Mag-overgood ka na. Kailangan. Tsaka tumatanda na tayo. Kailangan na natin ano. Sa bagay tayo. Yung maano natin yung katawan natin ba? Oo. Na wala tayong amo. Oo. Yung ganun. Yung sarili mo na lang ngayon mo ng business. Tsaka, masubukan mo man lang na ano, mabuhay sa atin na kasama yung pamilya. Tsaka doon, hawak mo oras mo. Oo. Ikaw yung ano, yung nasusunod mo yung oras mo ba? Oh, siyempre, sarili mo yun. Sarili mo. Sarili mo pang bayan. Oo. So, yeah. Good luck. Good luck sa'yo. Good luck to me. Oo, talaga. At sa iyong... At least makakasama mo na yung mga anak mo. Yun lang naman panakamaganda dahil may teenager ka ngayon na isa. At may apo ka na rin. Oo, may apo na. At makita mo na rin yung magulang mo. Diba? Sobrang nakakalungkot ngayon dahil sa pandemic. Yung mabuti nga ngayon, nakaka-uwi na. Pero, last year, diba? Maraming nangyayari. Yung hindi nakaka-uwi talaga. Hindi talaga nakaka-uwi. Na-stranded pa. Noong 2020, ang daming na-stranded sa Pilipinas. Grabe. Talagang nasubukan nila na ano, na talagang ma-quarantine ng 21 days. At pero matagal silang nag-stay sa Pilipinas. At malapit kami noon, ma-stranded. Oh? Oo, kasi bakasyon namin yung mag-asawa. Bumalik kami dito January 29 ng madaling araw. And January 28 ng alas 11. January 29 nag-lockdown. Oh, so kung naabutan kami, Diyos ko, ano nang gagawin namin doon? Marami ang na ni-lockdown dito sa Hong Kong. Marami akong kakilala talaga na ano na na-stranded sa Pilipinas talaga ng mga residente na talagang nagtagal doon sa Pinas na kahit gano'n na matagal sila sa Pinas tapos umuwi, sabi nila talaga hindi pa rin inap yung inipon nila ng ilang taon. Talagang sa sobra ding mahal din ang mga bilihin. Siyempre, taas ang dami mong mga anak, nakaasa, di ba talaga? Kailangan talaga. May naikundar ka. Correct. Yung mapagkakitaan ba? Kaya correct. Kailangan, may isa sa amin na uuwi. Yun ang maganda doon. May at, isa. Oo. Si Kuya habang nagtatrabaho dito, ikaw na may kumikita din doon. At bukod doon, kasama mo pa yung pamilya mo, yung mga anak ninyo. Oo, magagay. Magagayit mo. Talaga. At ako yung masaya para sa iyo talaga. At isipin mo yun na sa ilang taon mong pag-iisa dito at tapos kailan lang din sumunod si Kuya. Oh, magpa 5 years na rin siya dito. Oh, di ba? Tapos yun na nga. Iiwanan mo ngayon siya dito. Oh. Siya naman ngayon yung malulungkot din. At least na ano siya, stable na siya dito.
na alam mo na na okay na siya sa amo, stable na siya. Kailan so alam niya na dito, tapos ako mauunang mag-forgood. So makaipon na naman siya ng puti, mag-forgood na rin siya. At least kahit na papaano may naipon ka na sa Pilipinas, yan lang talaga ang pinakamaganda. Oo. Hindi naman kalakihan ate, pero at least meron ka doon mahuhugot ba? Meron kang pagsisimulan. May pagsisimulan. Oh, ayan, ayan. Meron kang pagsisimulan. Yan lang ang pinaka-devest doon. At least hindi yung katulad ng iba na bigla na lang uuwi na ano pa na, na walang... Yung tama lang. Tapos, hindi ka pwedeng magtagal at kailangan mo ulit kumita. Yung ganun ba? Oo, yung mahirap yung magpukulgod ka, tapos ikaw lang mag-isa yung nag-earn ng money. Talaga? Sobra? Oo, mabuti niya ito. Habang nandito siya, at nandoon ako, kung ano yung kulang sa amin, mapupunuan niya. Correct. Yun ang pinakamaganda doon. Dalawa kayong naghahanap buhay. Nagtutulungan talaga. Kasi kung ako lang isa, hindi ko rin kakayanin yun. Correct. Kasi sa mahal pa ba naman ngayon ang mga bili? Ay, talaga. At marami kayong kailangan sa bahay. Oh, talaga. Lalo na may pinapaaral tayong pabihin mo. Oo. May pinapaaral tayo. Panalangin na lang talaga. Wala tayong ibang gagawin kundi puro panalangin. Oo, at saka tiwala. Tiwala lang sa Panginoon. Diyos talaga. Masakit mapalayo sa ano mo, sa partner mo. Masakit. Pero tiwala lang. Tiwala lang. Siyempre. Tiwala sa taas at sa mga ng panalangin. Gawing sintro sa buhay ang nasa taas. Kahit anong pagsubok, anong tentasyon pag nasa iyong kalooban. At saka yung pamilya. Basta iniisip lang yung pamilya. Inspirasyon. Pamilya, inspirasyon sa lahat. Oo. Pasalamat din ako kasi ang mister ko mabait din naman. Hmm. Tsaka depende dasal sa tao. Dasal ang tiwala. Depende sa tao. Tama. Depende. Kahit nga yung magkasama na. Ay, oo. Naglulokohan pa rin. Ay, oo. Kaya yung magkasama na nga sa bahay, ano pa. Oo, diba? May mga anak pa. Oo. Kaya hindi mo maano yung tao. Meron niya, di ba? Meron niya yung galing din sa Pilipinas, sobrang bait, hindi nakakagawa ng ano pagdating dito sa Hong Kong. Dito pa nagloko. Dito na nagkalat. Oo, dito. Pero nasa tao din yan. Tama. Nasa tao yan. Nasa tao lang. Pero kung gusto mo talaga ng tuloy-tuloy na grasya at wala ka inaapakan na tao, correct. Magpakatino ka. Magpakatino. Oo. Pakatino ka. Matanda na tayo, uy. Oh, correct. Matanda na tayo. Mag-isip na tayo ng ano, hindi natin alam yung buhay. Ito na talaga yung time na ano. Magseryoso. Pinaggandaan din namin at pinag-usapan. Oh. Ang ganito. Hmm. Na may mauuna sa aming umuwi. Umuwi. Oh. Kasi marami tayong aasikasuhin doon. At least kahit ganun pa man, ay nakaka... Yung ba yung buhay ay ano? Yung ba... magaan. Oo, magaan. Magaan... Ano tawag dun? Magaan mong... Magaan yung buhay kapag nagtutulungan. Correct. Oo, correct. Teamwork. May teamwork kayong mag-asawa. At sana ay all. Sana all. Aperta lang. Sana ay... Ang gano'n na lang. So, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak. Walang ano man. At saka, salamat sa friendship. At hindi ko ito makakalimutan. Oo, at kahit nasaan ka naman. Oo. At keep in touch. May social media naman. And oo naman. Tuloy-tuloy ang pagtang. Walang limutan. Mm-hmm. Oo. At saka, ano lang, humble. Oo.
Humble lang. Kahit anong marating natin sa buhay. Humble lang. Nakaapa ka lang din sa lupa. Oo, tsaka wala tayong ipagmamaya ba? Wala. Simpleng pamumuhay. Yun lang. Andito lang tayo sa Hong Kong para magtrabaho at para sa pamilya. Hindi natin kailangang manghamak or ng tao or magyabang at ipagyabang kung anong meron sa atin. Huwag ganun. Oo naman. Life is must go on. Tama ba yung English ko? Life must go on. Talaga. Life is too short. Sabi nga nila. Oo, kumbaga. Enjoy your life. Enjoy lang. Walang maritisan. Wala tayo makukuha dyan sa mga maritis-maritis na yun. Yung enjoy lang kasi life is too short. Focus tayo. Maano lang dito. Sa buhay. Sa hanap buhay. Focus sa pamilya. Pamilya. Oo. Huwag tayo mag-focus Number one yung family. Tayo mag-focus sa buhay ng ibang tao. Tama. Hindi na nagbibigay. Gawin natin enjoy ang buhay. Ang pangit yung mag-enjoy. Ang pangit nung pag tinignan mo kasi yung buhay ng ibang tao at may negative yung taong yun, parang mahihila ka eh. Diba? Parang mahihila ka ng negatibo. Tingnan mo na lang yung future mo kung ano na lang, diba? Gawin mong maganda para magaan yung takbo ng buhay. Totoo yun. Masaya na malungkot ka, di ba? Masaya na malungkot. Kasi iwanan mo si kuya, tapos... Oo. Makikita ko na yung mga bata doon. Tatay ko, yung pangit ko. So, yung kabiya ko naman, nandito. Pero sige lang. Okay lang na. Ganyan talaga ang buhay. Para sa future, di ba? So, maraming salamat at pinagulakan mo ako. And thank you very much, guys. At talk tayo kahit maiksi. Kahit maiksi. And thank you for watching, guys. Thank you very much. And goodbye. See you soon.